Yun, welcome back mga province life sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po para lagi po tayong updated sa ginagawa natin dito sa farm. Minsan lang man tayo makapag-vlog. Halos isang buwan din tayong nawala mga province life. Maraming salamat sa pag-order ng Mother Diagua, Mark Rodolph Odon, na ipapadala niya sa nanay niya dahil nagtatrabaho sa barko. Ipapadala niya yung order niya sa nanay na si Antonia Odon sa Leyte mga province life, sa Bato Leyte. Yan nga, nagsilabasan itong mga alaga nating pato. Yan, medyo matagal din tayong nawala mga province life. Tignan nyo dito kasi sobrang maulan nung mga nakarang araw, pero sobrang init pa rin mga province life. Umulan lang talaga siya. Yan, magpre-prepare tayo ng order na Mother Diagua ni Mark Rodolph Odon na ipapadala niya sa mama niya. Nagtatrabaho to sa barko. Ipapadala niya sa mama niya na si Antonia Odon sa Leyte. Siya lang yung order ngayon, isang order lang. Yung iba kasi mga province life, hindi na natin napapakita na nablog-vlog natin kasi sobrang busy. Ang ginagawa na lang natin dito, kukunin yung Mother Diagua at yun, ipapadala na. Hindi na ako nakakapag-vlog, kaya tignan nyo yung mga alaga natin, sobrang dami na. Ang dumi na dito, kaya sa susunod na araw ay kasi nabusy lang tayo nung manakaraan, kaya ngayon ay babalik tayo sa ating farm upang maglinis-linis. Yan. Prepare lang natin yung mga order na ano, order ng province life natin. At ipapakita na rin natin mamaya yung mga alaga natin, na ano, pato at manok. Update nga muna natin itong mga alaga nating pato at manok. Sobrang dami na talaga nila mga province life. Yan, lumalabas na yung iba. Medyo natumba nga itong cherry natin, no? Yan, yung puno niya, natumba siya mga ka-province life. Pumasok sa dito, baka tuluyang matumba yan, masisira niya itong kulungan natin. Yan, ang daming nasa labas. Yan. At itong palibot natin ngayon nga ay napaka-adumi na. Dahil nga sa hindi natin malinis kasi nung mga nakaraan ay maulan. Maulan mga ka-province life. Yan, yan na po yung itsura ng palibot natin ngayon. Yan, ang daming mga nahulog na niyog. Dahon ng niyog. Sa sunod na mga araw, sa tag-init na naman, ililinisin natin to. Yan, napakaraming dahon kasi basa. Hindi natin masunog. Yan, para mahanap ko na rin kung saan dumadaan yung mga ano natin. Pato. Kasi lumalabas sila. Pag malinisan na natin yung mga tabi-tabi, ang dami ko nang tinakpan mga province life. Pati yung dito sa ilalim, oh. Umabot na yung mga dahon. Napakarami ko nang tinakpan na mga butas ng net natin para hindi makalabas yung mga pato at manok. Pero nakakalabas pa rin sila. Yan, oh. Ang dami na, oh. Nasa mahigit 100 heads na siguro to sila. Sobrang dami na. Marami pa tayong napisa na manok. Yun, yung mga maliliit natin nandun sa labas. And Black Astralorp. Mas maganda pala mga province life pag mas bata pa lang sila, pakawalan na natin sila. Yung mga ganyan, mas maliliit pa sa ganyan. Pinapakawalan ko na para masanay na talaga sila sa lupa. Hindi sila gaanong nagkakasakit sa ngayon. Ito naman yung napisa natin na manok. Kinaghalo ka na yung, dito yung iba, yung yan, mga crossbreed na yan, mga province life na 18 ata ito. 18 na mga sisiw to. Ito yung shamu natin. Pinagsama ko na yan mga Rhode Island Red yan. Crossbreed na rin yan lahat. Ang kagandahan ay pag naka-preference yung Rhode Island Red natin, naglilimlim talaga sila pag naka-preference sila. Pero pag kinulong mo yan sila na naka-breeding sila, tuloy-tuloy lang yung pangingitlog ng Rhode Island Red. Pero pag pre-range, dun ko napansin na naglilimlim sila mga province life. Yan, sa mga pato naman, sobrang dami ng nagpato natin, ang dami pang naglilimlim dito mga province life, oh.
Yan, naglilimlim ito. 2, 4, 6, 8, 10. Tapos may nangingitlog na naman dyan na dalawa. At dito ay papakita ko sa inyo yung naglilimlim. Sa ano sila nangitlog? Sa taas. Dito yung paborito nilang itlogan. Dito mga karabin si Ipe. Bumaba sila kasi kala nila magpapakain tayo. Yun nga, kasi nagpre-prepare tayo ng Madrid Diago ngayon. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Merong 12 na itlog dito itong isa. At dito naman sa kabila ay... Yan, talagang gustong-gusto ng pato dito ng itlog sa ano. Kabababa lang nila ang init. 3, 6, 9. Merong siyam na itlog dito mga province life. At doon naman sa labas, merong naglilimlim din dito, yung puti natin. Yan. Ito na yung mga malalaking pato natin. Oh. Ito na yung pinakaunang anak. Mula nung dinala natin yung pato dito, yan na yung mga anak nila. Kapatid niya na yung mga puti. Yung nanay nila yung itim siguro. Inbreeding lang yan mga province life. At dito naman naglilimlim yung isa. Yan, napakaraming itlog. Yan yung mga pato natin. Update sa pato natin. Ang dami na nila. Ito, dahil nagputol tayo ng isang puno talaga, sayang na to mga province life kasi... Tulad ng sinasabi ko, hindi ako nagbibigay ng mga batang sanga. Hindi ko to na ibibigay at ipapakain na to natin sa ating mga manok at pato. Yan, nakat na natin. Kaya malalaki yung nakat natin. Kasi puno talaga yung, isang puno talaga yung pinutol natin. At ngayon nga ay ihulog lang natin to dito sa kainan ng manok. Yun, sila na bahala dyan mga province life. Ito na nga yung mga ipapadala natin. Ito yung puno talaga niya mga province life. Yung puno ng Madrid de Aguana pinutol talaga natin. Ito. Kaya malalaki. Ito yung mga dulo na ng puno. At syempre, kaya may maliliit yan. Baka magtaka yung mga province life natin na sinasabi kasi natin na magagandang sanga yung pinabinibigay natin. Akala nila yung magagandang sanga ay puro malalaki. Hindi mga province life. Itong maliliit na to ay ito yung mga sanga niya talaga. Yung sanga na ng puno pero magaganda, sulid. Kumbaga, matatanda na mga province life, hindi siya hilaw. Ito yung mga hilaw na hindi ko na ito binibigay. Yung mga ganito, ang ibig sabihin ng hilaw na, ito hindi ko na binibigay. Kahit kasing laki lang nila ito mga province life, ito na maliit. Pero ito kasi ay, ito mismo yung nakadikit sa puno. Yung sanga na ganyan. Sila yung pinakaunang ganyan. Kaya dyan lang yung kinukuha natin, yung dulo nito, yun yung hindi na natin binibigay. Kaya baka magtaka yun mga province life natin pag nagsinasabi natin na yung mga padala nating Madrid Diago ay magagandang mga sanga. Hindi lang yung magaganda ay ibig sabihin ay puro malalaki, kundi yun talagang solid na, kumbaga matandang sanga na na pwedeng-pwede nang mabuhay. Hindi na siya malambot, kumbaga pwedeng-pwede na. Yan, at kinalat na nga natin dito. Sila nang bahalang kumain dyan mga province life, yung mga dahon-dahon na yan. Basta tayo ay nilagay na natin dyan. Kaya yun ngayong mga update sa ating mga alagang manok at sa mga umorder ng mga Madrid de Agua. Yun, shout out Mark Rudolph Udon. Maraming maraming salamat sa pag-order mo ng Madrid de Agua. At shout out din na sa papadalhan natin ng Madrid de Agua na si Antonia. Antonia Udon, maraming maraming salamat sa suporta, sa patuloy na umu-order ng mga Madrid de Agua. Shout out sa inyo lahat, sa mga produce lang natin na palaging nandyan pa rin. Shout out sa inyo, tuloy-tuloy lang tayo. Yun nga, maraming maraming salamat mga province life, at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming maraming salamat sa suporta nyo mga province life, dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shoutout, at sa mga OFW na laging nandyan, at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming maraming salamat sa inyo mga province life.